Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Kumusta kayo? Dear Kuya E, just call me Bruno. Isa po sa mga legit nyong supporters, thank you. Madalas ako mapagkamalang straight, kahit babae po ay nagpaparamdam sa akin. Kahit mga bakla, nahuhumaling. Pero sorry to say na lalaki din po ang gusto ko. Pero hindi nga ako yung tipong malandi, kaya laging sapat-sapatan na ang mga trip lamang sa mga hindi kilalang tao, malayo sa lugar namin. Yes, Kuya E, tumagal akong puro pagtingin lang at ang unang karanasan ko ay noong nagtatrabaho na po ako sa aking unang trabaho as office clerk, na siyang ikikwento ko po sa inyo. Kuya E, isang janitor po na nasa edad na 28 si Aldus. Maganda ang pangangatawan, nakitang-kita dahil sa kanyang puting damit. Hubog ang katawan ni Aldus at masasabi mong may itsura din. Gusto ko ang kanyang kulay na moreno. Kuya E, sa CR kami unang nagkita ni Aldus, sa pagkakataong magpapalit ata siya ng pambaba. Akala niya siguro dahil sobrang aga ay wala pang taong papasok doon. First day ko yun kaya inagapan ko. Kuya E, doon ko nakita ang boy bakat na pops ni Aldus na nakatago sa kanyang white briefs. Hindi naman siya nagtakip. Bagkus ay tumalikod at nagsorry, not knowing nakita pa rin sa salamin pagtalikod niya. Lalo akong nabigla ng akmang nagkakambyo si Aldus. Umangat pa ang ulo doon sa may brief at ibig sabihin ay nag-hello ang pops ni Aldus, na hindi ko alam kung tulog pa o bagong gising dahil sa umaga naman yun. Bago ka lang ba dito? Tanong sa akin ni Aldus. Opo, sa admin po. Ah, sa HR ka? Ngayon ko po malalaman kung saan department po ako. Okay po ba dito? Tanong ko naman sa kanya. Wag mo na akong puin, wika ni Aldus. Maaga ka. Mamaya pa papasok yung mga kasamahan mo. Ah, ganun po ba? First day ko kasi. Sa pagkakataong yun, Kuya E, dahil mukhang mabait naman si Aldus, friendly, naging komportable po ako nakausap siya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na tara, sumama ka muna sa akin. Hindi ako nagtanong agad kung saan kami pupunta. Inilibot ako ni Aldus hanggang makarating kami dun sa kanilang parang barracks. Stay in pala dun si Aldus, Kuya E. Stay in / caretaker ang peg ni Aldus. Bago lang din ang company. Halos 3 years pa lang kumbaga ay isa siya sa pioneer doon. Sabi ko may staff room doon, bakit doon siya sa CR pa nagbihis? Sabi naman niya ay mas malapit kasi yon doon sa una niyang paglilinisan na bahagi ng opisina. Kuya E, batid kong may something kay Aldus. Lalaking lalaki man siyang magsalita at tignan ay alam kong para bang may something talaga. Paulit-ulit something. Parang tipong may mangyayari talaga. May at maya din naman akong napapatingin sa kanyang kabuuan. Mula ulo hanggang paa. Hanggang sa hindi inaasahan, nilakna ni Aldus ang pintuan. At dun nga nangyari ang pagsunggab sa akin ni Aldus ng halik. Hindi ko alam, Kuya E, kung anong klaseng kailan ang naramdaman ko at ako'y tuluyang bumigay kay Aldus. Nung una, Kuya E, ako ang lumantak sa kanyang gasyeteng pops. Hanggang sa hindi ko inaasahang siya din ang lalantak. Doon, sa kanyang higaan, naganap ang baliktarang numero. First time ko yun, Kuya E, pero masasabi ko, performance level din ang ginawa ko. Hanggang sa sabayang paglalaro naming dalawa, Kuya E. Kuya E, muli matapos ang pagsabog at ang matagal na paghalik, hanggang sa alarma si Aldus sa oras at malapit na yung pagpasok. Sinabi niya sa akin na pwede akong maligo. Since wala din naman halos pumupuntang stop doon kung gusto kong maligo sa bahaging yun na kanyang barracks. Naligo nga ako, Kuya E, na tila ba walang ilang. Pinapanood ako ni Aldus at may pagkakataon pang gusto niya lantakan sandali ang aking pops na pinagbigyan ko naman. Kuya E, sobrang satisfied ang aking unang karanasan kasama ang bagong kilala at katrabaho na rin.
Hindi naman naglaon, Kuya E, nagkamabutihan kaming dalawa ni Aldous. Walang may alam sa building na may nangyayari sa aming dalawa na umabot po ng ilang taon. Minsan, dun ako sa tulugan niya, natutulog at nagdadala na lang ako ng pambihis. Hindi ko akalain, Kuya E, na sa isang pagkakataong iyon, magiging maayos kami at nagmamahalan na tatagal hanggang ngayon. 15 years na po kami ni Aldous, magkasama sa isang bubong. May maliit kaming business at masaya kami na tipong may sariling mundo. Masasabi ko rin po na maswerte akong tinanggap ng pamilya niya habang ako naman ay nahihirapan sa simula sa pamilya ko ay naging na maayos na rin naman. Salamat po Kuya E sa inyong magandang channel. Nagmamahal, Bruno. Well, ito yung sinasabi ko lagi, no? Sino ba yung naman yung mag-aakala na sa mga bigla-bigla ang parang akala mo ay trip lang o bigla nangyari, tapos ito. Well, congratulations, hindi rin biro. 15 years, no? Kumbaga sa ano ng mga relasyon ay matatag na at sana ay mas tumagal pa yung pagmamahalan nyo at lumago pa ang inyong business. Muli, maraming salamat sa iyo, Bruno, at muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.